Okay, alright yan. Welcome back muli doon sa Rapido TV, mga kaibigan, at kumusta po ang lahat? At ito na nga, Congressman Arnie Tives ay hindi na kinaya ang pang-iipit sa kanya at binulgar na ang kanyang busing. Nako, may busing pala itong si Tives. At ang kanyang busing di umano ay nandyan mismo sa Kongreso. Nako, ibig sabihin ba dito ay ang Kongreso sa ngayon ay may mga sindikato na sa loob? Yan po kung totoo man itong mga pinagsasabi ni Tives dito po sa bidyong ito. At pinangalanan nga niya ang mga sinasabi niyang boss niya na dati sa Kongres ay siya ang inuutos-utosan raw nitong kaniyang mga bossing. Nako. At ayan, at panoorin natin para malaman po natin itong mga pinangalanan ni Tives na di umano ay kaniyang mga bossing. Anong case number nung kasong sinasabi mong malakas ang kaso kontra sa akin? Kung wala kang case number, then sinungaling ka. Pag nagsabi ka ng kaso, may case number. Kay Martin Romualdez, sa sulat nyo sa akin nung suspension ko, pinapauwi nyo ako para harapin ang mga dapat harapin. Ito ang aking tanong at itanong nyo to kay Martin Romualdez. Ano ang dapat kong harapin at saan ko siya haharapin? May kaso ba ako sa barangay, sa kongreso, or what? Huwag nyo akong sabihan na harapin yung absences. Dahil kung paharapin nyo ako sa absences, paharapin nyo lahat ng nag-absent dati pa. Isa pa, Martin, ayoko dapat kong sabihin. Nako, ito na. Dati pinahaginga na kita dito. Yari na ito. At bulgara na ata ito, mga kaibigan. Naalala mo yung tumatakbo kang speaker kalaban ni Lord Velasco at ni Alan Cayetano. Kasama mo ako magtrabaho noon. Alam mo kung anong pinagagawa natin noon. Nako! Meron palang mga ginagawang hindi maganda diyan sa Kongreso itong mga tao na ito. Gusto mo ba sabihin ko sa publiko yun? Maniwala man sa akin yung publiko o hindi, baka sabihin ko na talaga yun. Kasuhan nyo na akong kasuhan. Yung mga bag na dala natin, mga paper bag. Ha? Oh. Alam yun. Alam yun ni Yeda. Ma'am Yeds, you know yun. That. Ilang beses mo ako nautusan nun. Ako. Ilang beses ako akyat baba sa opisina. Ngayon nga, Ma'am Yeda, masama loob ko sa inyo ng konti dahil hindi nyo ako sinasagot sa telepono. Kunti lang ha. Kunti lang ang sama ng loob niya. Dati nung ako utusan nyo, bawat minuto-minuto, Arnie, akyat ka dito, Arnie, akyat ka dito, I was there very fast. Buhay pa si Rachel nun. Oh. Kaya huwag nyo akong gaganituhin dahil marami din akong alam. Marami akong alam. Oh. Kaya siguro maraming gustong mamatay ako dahil marami akong alam. Huwag lang sana mapatay ako bago ako magsalita. Pero anyway, may ginawa na akong recording para kahit mamatay man ako, pwede ito i-play ng mga anak ko. Kaya magsalita ka na ngayon, Tives. Nandyan ka na eh, di ba? Sinimulan mo na. Eh magsalita ka na, para saan pa hindi mo sasabihin na sinimulan mo na yan, di ba? So, ibig sabihin ay kasama ka rin dyan sa mga pinagagawa na mga anong
mga kasindikatuhan ang pinaggagawa ninyo dyan sa Kongreso. Mga kabalaghan na ang taong bayan ang naging kawawa. Dapat sabihin mo yan, baka naman ay makakuha ka pa ng simpatya ng mga mamamayan dahil ay nagsasabi ka ng totoo at talagang maasahan ka sa mga ganito po na sitwasyon na niloko na ang taong bayan. Boss Aldi, alam mo kung ano yung pinag-usapan natin. Alam mo yun. At alam mo na alam ni Speaker yun. Mm-hmm. Kaya sana wala na tayong ipitan. Oo. Oh. Parang napansin ko dito mga kaibigan, itong kanyang paglahad nitong kanyang mga sinasabi sa ngayon eh hindi pa nga niya talaga pinalabas no kung ano ito, ano tong mga kababalaghan no ng kanyang mga pinahiwatig dito. Sa tingin ko eh nananakot pa ito mga kaibigan, gusto niyang takutin itong mga tao na ito na sangkot dito po sa kanyang sinasabi sa ngayon no na mga kababalaghan na ginagawa diyan sa Kongreso eh nagbakasakali ito na maabsuelto siya ngayon no sa kanyang mga hinaharap na kaso no. Talagang may pagkatambaluslos talaga itong tao na ito na ang kanyang pinoproteksyonan sa ngayon ay ang kanyang pansariling kapakanan lamang mga kaibigan at mapansin naman natin dyan, di ba? Alam niya na may mga ginagawa na mga kabalaghan dyan sa Kongreso eh hindi pa niya sasabihin, so ibig nating ipahiwatig dito na ang kanyang ginagawa ay pangdepensa lamang para sa kanyang sarili, hindi po para sa atin na mga mamamayan. Alam mo, ayoko makipag-away na eh. Sawa na ako sa away. Ang dami ko nang nadaan ng away. Di ba? Ilang beses na ako nag... Diba? Dati sabi ko, kung gusto may pagsuntukan, suntukan tayo. Kung gusto ano, okay, game ako sa ganun. Pero I'd rather have a chill na buhay. Ngayon, kung nilabas ko itong lahat ng alam ko, sa totoo lang, mas malaking tatalunin niyo sa akin. Eh. Then wala na, inubos niyo na ako, boss. Sinira niyo na pagkatao ko. Pero alam ko naman na ang taong bayan, bumabaliktad na yung paniniwala. Then nakikita na nila yung katotohanan sa issue ko at sa issue ni DG Bantag. Pareho. Sinali pa talaga niya si DG Bantag. Ang kay DG Bantag at sa iyo ay iba. Iba po ang nangyayari. DG Bantag, hindi po umalis sa ating bansa. Ikaw ay umalis ka. At magkaiba po ang nangyayari sa inyo. Dahil ang nangyayari po sa inyo ay kung totoo man ang kay DG Bantag na siya nga ang mastermind dun po sa pagpaslang sa isang reporter at sa isang prison, eh dalawang tao lamang ang naging nawala ng buhay. Pero sa inyo, kung kayo ang mapatunayan na gumawa ng mga karumaldumal na pangyayari sa Negros Oriental ay halos hindi po mabilang ata yung mga tao na inyong mga pinaslang doon po sa Negros. Kung yan po ay mapatunayan, ano? Sa ngayon ay allegation pa naman yan dahil ay wala pa mang ano, wala pa mang lumabas na kayo ay napatunayan na nagkasala. Pero huwag mo ikumpara kay Bantag yung nangyari sa iyo dahil magkaiba po kayo. O lang kami naging pawn, naging biktima. Kay President BBM, ito rin yung panawagan ko. By the way, President BBM, nagkita kami ni Edmond Abis, nag-usap kami ni Edmond Abis Tamis. If you remember,
the first time I met you in Dumaguete, I was with Edmond Abisamis. Siya ang nagpakilala sa ating dalawa. Siya yung aming Liga President dati, when I was still the Liga President. We talked for a very long time. Ang mensahe ko sa iyo, Mr. President, tingnan mo yung mga tao mo, dahil yan yung ikakasira mo, yung mga tao hindi nagsasabi ng totoo. Kung hindi nasagot ni Boeing yung sa helicopter at sa aeroplano, piece of advice, take him out. He will wreck your administration. Masisira ka dyan, Dave. That's outright fallacy. Diba? Kung hindi mabigay ni Abalos yung case number ng sinasabi niyang kasong malakas, then again, sinungaling yun. At dapat kung may magreklamo sa inyo na mga tao, huwag nyo kaagad i-brush off. Pakinggan nyo, imbestigahan nyo. Katulad ng sabi ni Sal Panelo, sa lahat ng kaso, tingnan lahat ng anggulo. So, ayan mga kaibigan, no? Dito sa video na ito ay talagang napansin po natin itong si Congressman Tives, or sabi ng iba ay hindi na raw tawagin ng Congressman ito. So Tives na lang. Itong si Tives, mga kaibigan, ay naghahanap po siya ng umalalay po sa kanya, no? Yung sasalakay sa kanya sa kanyang mga kagipitan sa ngayon na nangyayari, dahil ay gipit na po ito, mga kaibigan, di ba? May supina na po siya, at yun nga, may mga nangyayaring kabalaghan dyan po sa Kongreso. Kung totoo man itong kanyang sinasabi, siguro pagka totoo nga, no, hindi pa niya sasabihin, hintayin pa niya, no, na baka magbago yung pong mga ginagawa sa kanya, ito pong sa Congress na naragdagan po kanyang suspension at hindi na po siya makasali sa mga committee hearing, no? At dito naman ay nanawagan pa siya at parang tinuturuan pa talaga niya si PBBM, no? Kala siguro niya ay mas matalino pa siya kay PBBM, ano? Na tanggalin daw itong si Abalos at si Rimulya, dahil ay talagang tinik po sa kanya itong dalawa na ito, si Rimulya at si Abalos, dahil ito talaga ang kumakalap po ng mga ebidensya laban sa kanya. Kaya ay nais po niya na matanggal po ito sa kanilang mga posisyon, no, mga kaibigan. At wala man siyang pwedeng ipanakot dito po sa dalawa, kaya ang Congress ang kanyang pinagbantaan sa ngayon, itong busing niya. May busing pala siya, no? At utusan lang pala siya sa Congress. At yun daw ang duda niya, kaya parang gusto siyang patayin dahil marami daw siyang alam, no? By the way, ay may recorded naman daw siya, no, mga kaibigan. So, nasa inyo, no, mga kaibigan, kung maniwala po kayo dito po sa kanyang mga pinagsasabi. So, para sa akin ay may posibilidad, no, na may mga ganun nga na pangyayari dyan po sa loob ng Kongreso. Alam naman po natin sa Kongreso, marami din pong corrupt dyan, ano. Hindi po natin nilalahat, pero talagang mayroon dyan sa Kongreso. At baka yun nga ang isa sa mga sinasabi ni Tevez, no, na mga kababalaghan dyan na nangyayari dyan sa loob po ng Kongreso, no? So pakicomment lang po, mga kaibigan, no, kung ano man po ang inyong mga opinion tungkol nga dito sa kanyang mga pahayag, na yun nga ay mayroon po siyang alam, ano,
At hindi lang basta alam, ay marami po siyang alam. Pero hindi pa po niya sinasabi, mga kaibigan. No? So mga ganitong klaseng tao ay hindi dapat na nandyan po sa posisyon ng ating government. Kasi pagka may mga nangyayari na parang kababalaghan sa loob, eh cover up po ang kanilang mga pinagagawa. No? Hindi po nila sasabihin sa taong bayan na ganito po, ganun po ang nangyayari sa loob, no? At sila-sila po yung mga tao na involved, no? So wala tayong mapala dito, mga kaibigan, lalo na kung tatakbo ito ng senador. Hindi talaga dapat iboto ito. So ayan lang, no, mga kaibigan, paki-comment na lang po sa inyong comment section. At kung nagustuhan po ninyo ang ating ginawa po na reaction video na ito, paki-like na rin po ang ating video. At kung hindi pa ninyo na-subscribe, paki-subscribe na rin po ang ating YouTube channel. At paki-follow na rin po ang ating Facebook page. At hanggang dito na lang po, at sa muli, see you po sa next video ko.